guys, welcome channel. Magandang araw po muli mga ka-YouTube. Ako po pala si Hercules. At welcome po kayo sa YouTube channel na ito, ang Hercules and Everything. Ngayong araw, subukan nating mag-unboxing ha. Kasi ito na yun, may dumating na ako mga parcels galing to sa Shopee. Pero teka lang, bago pala tayo mag-unboxing, bibigyan ko po muna kayo ng tips kung paano tayo makakaiwas na makakontract ng virus, na coronavirus, para hindi tayo magkasakit, magkaroon ng COVID-19. Tips lang po ito para sa pag-unboxing, simpleng tips lang, siguro alam nyo na rin to, pero mas maganda na po yung napapaalalahanan tayo sa pamamagitan po nitong video nito. Sana makatulong po sa inyo kahit papano. Pero bago po yan, kung hindi ka pa po nakakasubscribe sa channel na ito, sa aking channel, sa channel ni Hercules, please mag-subscribe ka naman po. Kung hindi po malabis, pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated ka po sa mga videos na aking i-upload sa mga susunod pa pong mga araw. Pwede ka rin po mag-like, mag-comment, tsaka pwede mo rin pong i-share tong video na ito. Para hindi na po tayo magtagal, simulan na po natin. Bibigyan ko na po kayo ng tips para hindi po tayo makakontract ng virus. Kung sakasakali po tayo ay mahilig sa mga online shopping, nagpapadala po tayo ng mga packages. Wala na pong intro mga ka-YouTube. Bibigay ko na po sa inyo yung mga tips para po tayo makaiwas sa COVID-19. Tip number one, kapag po kayo ay tatanggap ng mga packages ninyo. Ang tip po, sundin po natin yung minimum health safety standards na pinatutupad po sa atin ng gobyerno, ng DOH. Ano po yun? Always wear the mask. Maghugas po tayo ng ating mga kamay, palagian, at yung social distancing po, kailangan po palagi po natin yung ino-observe. Hindi ko na po masyadong ipapaliwanag yan dahil matagal nyo na pong naririnig yan, napapanood, na yan po talaga ang kailangan natin para makaiwas po tayo sa coronavirus. Tip number 2 po, sa pagtanggap po natin ng ating mga packages, please po, pagkatatanggap po tayo ng package, huwag po tayong masyadong excited kasi minsan matagal niya nating in-order online yung ating mga binili, pero dahil sa tagal ng proseso sa mga courier services, natatagalan po sila na ma-deliver po sa atin ito. Tayo naman po, dahil gustong-gusto natin yung item o yung gamit na binili natin, kailangan na nating magamit, excited na excited po tayo na i-receive ito. At baka sa sobrang excitement po natin, makalimutan po natin, hindi po muna natin idikit sa ating mga katawan o lalo sa ating mga bibig, ilong, ang mga tinatanggap nating mga bagay-bagay na galing outside sa ating mga tahanan. Baka kasi pag nag-receive kayo galing po kay courier, kay rider, 'di ba? Inanggap niyo po yung item ninyo, naka-plastic 'yan, naka-package 'yan. Baka po ang amoy niyan, yakap-yakapin niyo 'yan kasi sa tagal niyo na pong hinihintay yung package na dumating, talaga namang sabik na kayo na magamit, makita, mabuksan po yung inyong package. Kaya please po, huwag po tayo masyadong excited kasi pag excited po tayo, nakakalimutan po natin yung dapat nating gawin. Kaya please po, iwasan po natin maging overexcited. Isipin po natin yung ating mga kaligtasan palagi. Pag overexcited po tayo, nakakalimutan po natin yung lahat ng mga bagay-bagay. Naisip lang po natin yung gamit o yung tatanggapin nating package ay kailangan na natin magamit. Sabi nga nung kasabihan, patience is a virtue. Maghintay lang po tayo ng ilang pang
oras, ilang pang panahon bago natin yan buksan. Ito po, yung isa pang sa tingin ko pinakamahalagang tip na may bibigay ko sa inyo. Tip number 3, i-disinfect po natin yung mga parcels at packages na ating nire-receive. Huwag po tayo, kagaya nung sabi ko sa tip number 2, tayo excited. Pagkatanggap na pagkatanggap po natin, i-disinfect po natin yan. Pero, tandaan po natin, baka ma-open po kasi yung mga nagde-deliver. So, hintayin po natin silang makaalis o makalayo. Hawakan po natin yan, tanggapin po natin. Pag inabot sa atin, tanggapin natin. Tapos, hayaan po natin ng ilang segundo, makalayo po si Ryder, hindi niya na po makita yung ating gagawin. Tsaka po natin isprayan, kasi baka, diba, baka open. Pero alam naman niya yan na kailangan talagang mag-disinfect. Maintindihan naman niya ni Ryder. Pero ang mahalaga po dyan, ma-disinfect po natin yung ating mga packages. Kasi hinawakan natin yan from outside, galing po yan sa seller. Dumaan po yan sa mga hubs ng mga courier services. And then, sa kamay po ni Ryder. Si Ryder po, marami pa po siyang bahay na pinupuntahan, dinideliveran. Nakamotor po yan, nakakasaga po yung kanyang mga packages ng kung ano-anong dumi sa kalsada. Ano ba yung kailangan mong pang-disinfect? Pwede na po yung 70% na alcohol. Spray mo lang po dun sa packages. Halimbawa ito. Pagkatanggap mo po, spray mo siya. Spray. Hanggang sa mabasa po siya. And then, patuyuin mo po siya. Yung alcohol naman po, mabilis po yung matuyo. Kumukulog yata. Malakas po kasi yung ulan sa labas. At yan po. Ano pa po yung pwede nating ipang-disinfect dito? Pwede rin po tayo na gumamit ng Lysol. Yung pong Lysol, tinitimpla po yun sa tubig. Para lagay rin po natin sa mga spray bottles. Pwede po natin yun ipang-spray. Or para mas makatipid po tayo, yun pong solution na tubig at may halong Sunrox. Sunrox po. Yung original po kasi po, yung mga color bleach. Hindi po pa siya proven pa na nakaka-disinfect, nakakapagpaputi lang po siya, nakakatanggal lang po siya ng mantsa. Pero po yung Sunrox na original, bakit po yung Sunrox na original ang ina-advise ko po sa inyo? Kasi po, sa mga ospital, pagka meron kang malalang sugat, ginagamit din po yan ng mga doktor, ng mga nurse, na panglanggas ng mga sugat. Bakit ko po alam? Kasi po, yung lola ko, natatandaan ko way back 2006, na hospital po siya sa PGH. Diabetic po siya. Meron siyang gangrena. Meron po siyang malaking sugat sa paa. Yun po ang in-advise ng doktor tsaka ng nurse na ipanglanggas niya dun sa sugat niya. Para po yun sa mga malalang sugat tsaka yung mga malalalim na sugat. Kasi po, yung pong Sunrox na original, antibacterial po talaga siya, nakakapatay po siya ng mga germs at bacteria viruses. Pero kung wala po kayong Sunrox, Winrox, Dolox, kung anong Oxyan. Basta ang sabi ng mga expert, tandaan po natin yung sodium hypochlorite. Na content niyan dapat po ay 5% to 6%. Medyo technical na po yung bagay na yan. Pero yung Sunrox, maganda po yan. Paano po yung gagawin niyo po dun sa Sunrox? Sa isang galon po na tubig, titimplahan niyo po siya ng 5 tablespoon ng Sunrox o 1/3 cup ng Sunrox. Haluin niyo po siya. Yun na po ang ilalagay nyo sa mga spray bottles nyo. Pwede na po yun pang-disinfect ng mga surfaces. At maganda po yun. Mas makakatipid po tayo sa pang-disinfect ng ating mga packages. Number 4 na po tayo. Tip number 4 po sa inyo ay pagkatapos po nating ma-disinfect, kung hindi naman po tayo nagmamadali na magamit yung ating mga items na binili,
Hindi naman po, maghintay po tayo ng ilan pong araw. Ito po yung tip ko, i-quarantine po natin yung mga bagay na binili natin sa labas. Magbibigay po ako ng, kasi yung virus, nabubuhay siya sa surface ng hanggang mga 5 araw, 1 linggo. Kapag sa metal po, hanggang 5 araw po. Wow. 5 araw po. Ano po yung mga metal? Yung mga jewelries at saka mga silverware. Sa wood or yung mga furnitures, pagka tayo po yung bumili sa labas, mga gawa sa kahoy, 4 days po. Plastics naman po, 2 to 3 days naman po. Stainless po, ganun din, 2 to 3 days. Sa cardboard po, ito maiksi lang naman. 24 hours na buhay ang coronavirus. Sa copper po, ito po pinakamabilis. Ito na po tayo sa ating last tip, pang 5 tip ko po sa inyo. Kung kayo po ay mahilig talaga sa mga online shopping, sa mga pamimili online, sa mga seller sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada, saan man po yan. Ang pinapayo ko po sa inyo, gumamit po kayo ng online payment scheme. Ano po yun? Online payment scheme. Yan na po ang laganap na pamamaraan ng pagbabayad, paggastos ngayong panahon nito. Lalo na meron po tayong pandemic. Nag-iingat po tayo na makakontract ng virus. At techie world na po tayo. It's 2020. Masyado na po yung techie. Masyado na po maunlad ang technology. Mabilis na po ang palitan ng informasyon at ng serbisyo. Meron na po tayong mga online payment scheme. Ano po yun? Meron po dyan GCash. Meron pong PayMaya. At yung sa ating mga preferred na mga bangko, meron na po silang mga mobile and online banking. So kung kayo po bibili sa mga online sellers, ang payo ko po sa inyo, doon po sa ganung pamamaraan, doon na po tayo magbayad para hindi na po tayo nag-aabutan ng pera, abot ng bayad, kuha ng sukli. Kasi sa pera po, yan po yung madalas nating mga hinahawakan. Dyan po, nakaka-contract din tayo ng dumi, ng bakterya, ng virus. Lalo na po itong iniingatan natin na COVID o yung coronavirus. At kung kayo naman po ay number one fan ni Shabby! Salamat, Shabby! Ay, doon kayo namimili. Gumamit na po kayo nung kanilang feature sa kanilang app na online payment scheme na kung tawagin po ay Shopee Pay. Ayan, dyan na po kayo magbayad para wala na pong physical contact sa mga pera sa pag-abot sa rider. Ang iaabot na lang po sa inyo yung inyong mga packages at mag-thank you na lang po kayo sa isa't isa. Ang disadvantage lang po nito sa lalo na sa ating mga riders, hindi po natin sila maabutan ng tip kahit pa paano. Pero sana po, naiintindihan nyo po yun. Kasi pag-iingat po yun sa aming sarili. Pati na rin po sa inyo para wala na po tayong physical contact. Yung mga simpleng tips na ito, sa tingin ko po, makakatulong po ito kapag kayo po ay mga talaga namang nahilig na sa pag-shopping online. At mahilig po kayong mag-unbox. Sana po naging makabuluhan po yung ilang minuto po ng inyong panonood sa akin dito po sa Hercules and everything. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please po mag-subscribe na po kayo at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa lahat po ng mga videos na aking i-upload. Hanggang sa muli po nating sa muli ko pong vlog, tandaan po na negative is the new positive. At kung positive ka po, manatili ka pong positive sa pananaw mo po sa buhay. Lagi ka pong mananalangin sa Diyos. Humingi po tayo ng tawad. Humingi po tayo ng gabay. At sana po, ingatan po tayo at ang ating mga mahal sa buhay araw-araw. Magsama-sama po tayo muli. Huwag niyo pong kakalimutang manood. Okay, Hercules and everything.
At maraming salamat po sa inyong panonood. God be the glory po. And magkikita pa po tayo. Mag-unbox pa po ako. Mag-unbox. Tutuloy ko po yung pag-unbox ko. Maraming pong salamat. At mabuhay po kayo. Bye-bye. Thank you for watching. See you next time.